Yung napapatunayan kasi, hindi na kami friends. Some stars buy jewelry. Some stars buy lots of cars. But some stars, my favorites, buy summer houses. Dahil naiimbita ako. In tonight's episode, Fun in the Sun in My Bahay Bakasyonan. An exclusive peek at celebrities' summer getaways. I am Ricky Lo. Some stars don't have bahay bakasyonan, but they act like they own the condominium unit where they're staying, the whole building. According to the story of my DPA, there's this off-again, on-again controversial couple staying in a condominium, which, as I said, they act like they own the whole building, including the use of the swimming pool. Pag nagsuswimming sila, ayaw nila may kasabay. Pati mga bata, na syempre may ingay pa nagsuswimming, ayaw nila. Gusto nilang paalisin, gusto nila exclusive use ang swimming pool. It has gotten so bad that the ad residents are now planning to petition for the couple to move out. Clue? Wala nga silang bahay bakasyonan, pero sugar-free naman. In the heart of Bulacan is a sprawling estate where the lady of the house is none other than Sunshine Cruz. Just an hour drive from Manila, mararating mo na ang tahimik na sanktuaryo ng mga montanya. Andito tayo sa Montanya Farmhouse sa Pasong Calabaw, Pandi, Bulacan. At bisitahin natin si Sunshine, papakita sa atin ang kanyang farmhouse, yung kasulok-sulukan nitong 3-hectare farmhouse nila. Kaya, pasok tayo. Sunshine! Tao po. Hello, aha, how are you? Welcome, ganda, po sa ganda, ganda na nga. Ilang taon na ba ito, Sunshine? Kasi nung kinasal kami ni Buboy, 7 years na kaming kasal. 7 years, nandito na itong bahay. Nandito na itong lupa na to. Nasa kanya na to. Siguro 10 years. Paano kayo nagdesisyon na dito bumili ng resa sa Bulacan? Kasi meron din kayo sa Bohol, di ba? Yes, meron din. Oo. Si Buboy, ang sabi niya kasi sa akin, maganda rin magkaroon ng rest house sa probinsya, pero parang hindi probinsya. Kasi this more is of a farm, no? Yes, at saka at the same time, it's only 45 minutes away from Quezon City. Oo. Lalo na walang traffic, magandang kalsada, kaya ang sarap yung anytime, yung mga bata, kapag medyo, alam naman natin, polluted na sa Maynila at sinisipon, may sakit, dinadala lang namin dito para makalanghap ng fresh air. So, gaano kayo kadalas nag-spend ng time dito? Like itong Holy Week, nandito kami. The whole family. The whole family. Nag-rest. Pag nag-aaya yung mga bata, kapag gusto nila na maglaro, tumakbo, mag-swimming, dinadala namin sa... Oo, ang ganda dito, free, ano? Yes. Pwede mag-bike. It's very peaceful, very serene, ano? Yes. Saka parang maaliwalas, ano? Totoo. Ang sarap matulog pag tanghali, tapos may hangin lang ngayon nga, medyo summer, kaya mainit. Okay. Gusto namin na medyo malayo muna sa kabiasan. Sa siyudad, sa Manila. Sa Maynila, pag gusto namin malayo muna doon, dito kami at kami mismo ni Buboy siya ang nagwawalis. Ako yung taga-kuha ng mga dahon na tuyo at sinisigaan namin. So parang namin. hindi kayo mga artista hindi, dito, ano? Ordinaryong, simpleng mga tao. Nagwawalis, naglilinis. Oo, yun. Ako nagbubuhat noon. Ah, yung wheelbarrow? Yes. Kaya mo? Binubuhat ko yan. Tapos, kaya yun ang workout mo, ano? Nagpapauso ko. Yan, naka-shorts lang ako dito. Walang makeup. Siyan itong mga bamboo trees. Ito. Nandito na to nung lumipat kaya dito. Nandito na to. Ganda, no? Parang ina na lang, no? Tikit-tikit. Parang nakakumpul-kumpul siya. Merong pictorial yung mga kids dyan, eh. Ang ganda. Ang ganda. Ganda, ano? Parang refreshing, ano? Totoo. Si Susay Boboy, dito nagpipaint, ano? Ah, yes. Hindi ka pa ba niya napipinta? Balita ko nag-start na daw yung nude painting. Alam nyo, pero hindi daw natapos na yan, sa painting. Isa pa lang ang anak ko, din pinipaint niya. Hindi na naging tatlo dahil sa kapipainting. ang nadadaglagan, hindi ang painting. Ang anak? Ang anak. Anong mga plano niyo dito sa farm niyo, Shine? Cesar's planning na gawing resort ito, actually. Nag-umpisa na kung makikita niyo may mga poste-poste dyan na gusto niyang patayuan at gawing resort to.
Tsaka i-open sa public. Ano? Open sa public. Uh-huh. Para kahit pa paano nga, business na rin. Iniisip na rin namin na gawing business na rin. Mm-hmm. Pero nasa planning stage pa lang. At saka marami pang hindi nagagawa. Like yung jacuzzi. Marami pang space. Mm-hmm. Itong hot na to, yung pa-hot. Isa yan sa mga bagong nilagay dito. Expect. Biglang pinulungan, nag-whisper siya sa akin ng I love you. And I even mo? Said, what? What? Kasi baka nagkakamali ako. Eh. Uh-huh. Mm-hmm. I love you. There are two houses on the Montanos farm. The older and the smaller one is a stone house na European disenyo. Dito sa mismong bahay na ito, nagsimulang umusbong ang pagmamahalan ni Nabuboy at Sunshine. So, Sean, ang ganda rito ang bahay na ito. Balita ako dito doon nag-unang nag-I love you si Cesar. Yeah. Dito ba? Doon saan? Sa loob. Sa loob? Nakalimutan ko no, kung ano pinapanood namin, but it's a western movie. And then, biglang binulungan, nag-whisper siya sa akin ng I love you. And sabi mo? Said, what? What? Kasi baka nagkakamali ako. I love you. You know what? I've been waiting for that a the longest time. Sabi mo? Sabi ko. Uh-huh. Kasi kung noon mo pa sinabi yan, I would have said I love you too. Ininom ko siya. Oo. Kasi that was the time na meron na kaming understanding. Pero wala pang I love you. I miss you. Take care. Ganun lang. And kaya very memorable sa akin itong bahay na ito, ano? Itong bahay na ito. Tingnan natin iba pang party nitong, ano? 3 hectare, ano? Paradise. Yung pala isdaan. Ah, sige, tingnan natin. Kanino idea ito maglagay ng peace fund? Ang ganda ng shape, oh. Well, it was also my husband's. Mm-hmm. Daan-daang malalaking tilapia ang nandyan. And kapag kami ni Cesar, nandito at hindi kami nakakapamalengke. Namimingwit na lang kayo? Pero mahirap eh. Ako hindi ko pa nasusubukan mamingwit. Medyo magagas sila kumilos tong mga tilapia na to. Halimbawa, may sarilang family ang mga anak mo. Ay, matagal pa yan. Just say, Angeline, si Samantha, si... Si Angel Francesca. Oo, mga 20 years from now. Dito ba sila mamumulagi? Why not, di ba? Bakit hindi? Eto nga ang inspirasyon naman dito namin dalawang mag-asawa. Kaya nga sabi ko kay Buboy, wag na wag mong ipagbibili tong property na to kasi gusto ko na tayo. Dito tayo kasi very relaxing. At the same time, I know that our kids will enjoy it here. At ito yung main house, di ba? Yes. Siya sinadyan yung furniture nito. Minimalista, no? Ang talagang farm na farm ang dating niya talaga. Ay, puro kahoy. No? Yes. Buboy to? Ito, painting ni Buboy to. Ito, unfinished painting. Ito, favorite niya to eh. Maraming story itong painting na ito. So, Shine, anong favorite spot mo dito sa napakalawak na farmhouse na ito? Favorite spot ko talaga ni Tito Ricky yung swimming pool. Si pool? Ito? Kasi ako talaga eh, talagang frustrated ako. Nakabagad ka lang talaga? Oh, nakatupis ako sa swimming talaga dyan. Binobosohan ako ng mga yaya. Sinisilip, curious sila sa akin. Oo, buti pa sila. Sunshine, thank you so much. Ang ganda ng farm. Yes, thank you. Also, Tito para Ricky. Bang, napakaganda. Parang ayaw na namin umalis dito. Well, thank you so much. You. And welcome back. Pag thank ano na to, pag resort me. Na, pag open to the public, mag-stay ka dito. Tito Ricky, kahit hindi open for the public, para sa inyo, welcome. Wow, thank you. Yeah. One of the classiest celebrities around is Cooley Desma. She's not only a classy performer, she's also a talented interior designer and an architect. Her labor of love is her hacienda Isabela in Cavite, named of course after her daughter Isabela. Hacienda Isabela, a 4-hectare piece of property in Barangay Karasuchi, Cavite. It's just a few minutes away from Tagaytay. It's a place that exudes vitality and exhibits an interest in culture, history, and design. Just like its owner, the pop diva, Miss Cooley Desma. Of course, yung hacienda Isabela, named after your daughter, no? Kailan mo nabili yung property niya sa Cavite? Wow, matagal na. Siguro may mga 8-9 years na. Actually, we wanted to sell that mga 3 years ago. 3 years ago? Pero hindi natuloy yung sale, mabuti na lang. Mm-hmm. Kasi, the reason why we were gonna sell it, kasi akala ko gusto ni Louie pumunta sa out of town. Akala ko gusto ko magka-farm. Akala ko si Isabela maiyayakag niya yung mga kaibigan niya. But everybody is so busy, you know? Yeah. Na wala masyadong time. So sabi ko, ay nako, I don't like to have something na hindi ginagamit. Kasi my mom was looking for a name. And so she called up my dad and said, Lou, what do you think would be a nice name
for the farm, because we've always just called it the farm. You know, we're going to go to the farm. And he goes, why not Hacienda Isabela? So he's actually the one that came up with the name. Sino design ng place? Ang ganda. Ako ng design. That's very my hobby. Very personalized, ano? Pati yung mga paintings, yung furniture. Yes, yes. Yung collection mo yata yun, ano? Yung mga, hindi mo mga ibang furniture din I design also. She loves her jars and she loves the tables that she collects. She loves putting things together. She loves putting mga sculptures together. And you know, sa bahay, when you look up, as soon as you enter, you look up and there's like a... There's like a parang like a veranda, but within the structure, she composed that. The Mona Lisa face naman was the portrait, like the huge gigantic one. That was done by Mang Mio naman. He used to paint portraits for or the posters for the mga Filipiniana. I kind of conceptualized that. Yeah. Every corner of the hacienda. Gusto namin every room is different. Mm-hmm. Ang idea dun is a beautiful retreat place. My mom's portrait naman in her room was an interesting project done by mga, I think a group of artists that came to our house naman in Pasay. And because that is my mom's, parang that's the master's bedroom, she added that portrait there. Yeah, tapos our library has mga antiques para siyang curio place na may mga lumang laundry set doon, may mga lumang bagay, no? Kahit mga cameras, parang museum. May pottery ka rin doon, ano? She collects like radios, transistor radios. It's actually a love of my father's that was passed on to her. And she collected them in the past also. What else? She loves different lamps from different trade shows also that she'll go and visit. And so, anong part ng hacienda, anong house ang favorite mo? Ang paborito ko talaga is the main house, yung dun sa may parang courtyard. Yeah. Kasi pagpasok mo, makikita mo yung garden na maluwag na maluwag. Pero ngayon, one of my favorite parts, pagpasok mo yung wall, nakita mo yung wall na... Yeah. Maganda, bagong-bago yun. Muni-muni, di ba? Handmade wall yun, ha? Handmade? Hindi yun, precast. Ganun ba? Talagang ginawa ng tao yun. Handmade here in the Philippines? Or did well, ibig sabihin ginawa yun by hand, hindi yun yung hinulma. Ah, 2 hectares pa yun na develop, di ba? Mm. So how soon are you going to finish developing the other half? It will take time kasi... Mm. Ano yan eh, hobby lang yan eh. Whenever I have the maganda time, yun, I go there. Maganda nag-evolve into a business, ano? Mm. Kasi sa akin, ang concept is like this. I wanna have a farm, okay? A beautiful farm. And then I realized, oh nga, no? Pwede ako magkaroon ng farm. Pwede pang ma-enjoy ng ibang tao. That's it. Diba? Oh. Maganda yung ganun eh, yung may gawin ka na ma-enjoy mo, ma-share mo pa sa iba. Oh. Nurse Jonathan. With her new album, simply titled K, out, and her two-month concert with Pops Fernandez in the U.S., everything is going perfect for Cool Ledesma, the diva. Except for a little incident involving her ex-husband, Loie Gonzalez. A little fly in the ointment. So, na-enjoy ba ni Loie yung hacienda? Hindi. Hindi siya kapunta doon. Eh, ano na kami? Nag-iwalay na kami noon eh. As you said, in public siya, 7 years ago. Nakapunta na siya. Pero nakapunta siya recently and he loves the place. Samantala, kamakailan lang din ay nasangkot ang dating asawa ni Ku sa pagkamatay ni Frederico Delgado, Louis' half-brother. Despite the separation, you're supportive. As you said in the media, you're supportive of him. Yung sa sitwasyon niya, no? So, he's okay naman, di ba? He's into rehab already. And you've said your piece already that you don't think he's guilty of what he's accused of. Definitely not. So, how is Isabella taking all this? Well, Isabella has a lot of peace. Just like myself, I have a lot of peace about this. Kasi, alam namin, kilala namin si Louis. Sabi, parang natatawa kami na, ha? Si Louis, bakit na, ano siya nung, na ano ba, nabibintangan? Pagbibintangan. Ng murder? Parang sabi, parang very ano eh. Very unlikely. At saka alam namin talagang ano eh, siya yung parang ginagamit na escape goat, no? So, wala. Sa amin, dinadasa lang namin. What do you think is the reason? Parang
dinidiin siya, no? Nahirap magsalita, but definitely merong siya yung ginagamit na scapegoat kasi merong tunay na murderers, eh. Finally, you're convinced that he's innocent, no? And the doctors at Makati Medical. What else can they show? I mean, he was locked up in the basement when that thing happened. At saka he was heavily sedated. Are you naman in constant communication with Louie? No, I'm not. Cell phone or whatever? No. So what kind of support do you give him? Prayers. Uh-huh. Mm-hmm. Oh, of course, Ken Isabella are very strong because you draw your very strength from him, no? Uh-oh. Isabella din, affected siya, pero strong din siya, di ba? Oo, definitely. Siyempre, tatay niya yan, eh. I talked to Isabella nga, medyo teary-eyed siya ng konti. I asked her, how are you taking the situation? And siyempre, emotional siya about siyempre, it. Siyempre. It's hard not to be affected, but then you just have to pray about it. You know, just leave it to the Lord. You can't talk to him now because he's in a treatment facility and it's part of the, I guess, the treatment there. But I love him and that I'm really proud of him for being there. Kamusta ka na, Louie? I hope nararamdaman mo ang aming pagdarasal namin sa iyo at aming pagmamahal sa iyo at lalo na ang pagmamahal ng ating Panginoon. Get well soon. Thank you. Okay, thank you, Rick. So. One of the most delectable Bulacan sweets that I know is Alfred Vargas, who very graciously shows us his home in that province. Alfred spent most of his childhood in Santa Maria, Bulacan. At dito sa ancestral house na ito, sa poblasyon na mamalagi si Alfred tuwing bakasyon. Actually, lumaki talaga ako sa Bulacan. And all throughout my childhood, sa Bulacan talaga ako. Pero at times, sa Manila na ako nag-aaral. Pero every weekend, every vacation, sa Bulacan talaga ako umuwi. Welcome dito sa amin, sa Santa Maria, Bulacan. And this is the ancestral home of Alfred. This is my Nana Meng, my mother, and the lola of Alfred. Alfred, it was a very spoiled child a long time ago, and it was because of Nana Meng's good food. Nung bata si Alfred, akala ko, is ang pagkaano ko siya yung magpapare at dahil sa siya yung mapakabait na bata pagkakuha na nagpo-prosesyon nagdadasal at saka yung nagdala-dala niya Santo Niño. Our family is a very religious family. This is the Cristo Rey and this is where we hold our pabasa. Maraming magagandang alaala si Alfred sa Bulacan. Sobrang saya, sobrang grand ng memories ko doon. Sa Santa Maria ako, sa Bulacan ako natuto magtirador, mag-text, magluksong baka, mag-basketball, magpatintero, magtaguan. Ang saya-saya ko noon kasama yung mga barka-barkada ko doon. Pero dito sila talaga almost maghapon kuminsan, palalaro ng basketball. So we decided na dito na bigyan sila ng kaprasong ganito para may laruan sila. Ito, I think it has been here for more than 20 years. Itong laruan na ito. Bata pa sila, naglalaro na sila dito. Minsan na rin bumisita sa ancestral house nila Alfred ang ex-girlfriend niyang si LJ Reyes. Nadala ko na siya yung fiesta, nung fiesta yata, or basta pag mayroong mga malalaking mga family events, mga clan events, gano'n. Yeah, a couple of times. In fact, if I remember right, kasama namin nagsimba. Well, for him to do that, he's quite serious. He's quite serious about it because you don't joke about those things, bringing your girlfriend to the church. That's not a joke for us. That's a serious matter. Super, super caring sa kay LJ. Yun ang napasin ko sa kanya. Pero sa iba, hindi naman siya ganun eh. Napalagay ko. Seryoso. Despite the news na nakikitang nakikipag-date na si LJ kay Oyo Boy Soto, Alfred and LJ remain friends at mas maganda na daw ang relasyon nila ngayon. Okay lang. Natural lang yun na may mga ganung dumarating. Actually, on my part din, marami rin mga dumarating na chismis. And with or without naman our breakup, meron naman at meron ganun. And okay kami now. Pero we've decided to be friends na lang. Expect. Inlaano ko itong pagandahin lang, ayusin lang para sa pamilya ko at para sa lahat ng mga tao nagtatrabaho sa Ricky Reyes.
From Lipa, let's proceed to Calatagan, where nobody can beat Mother Ricky's outrageously flamboyant taste. From Alfred's ancestral house in Bulacan, let's visit the rural getaway of Ricky Reyes sa Calatagan, Batangas. Hi, welcome to my paradise. This is my home at Calatagan, Batangas. Ayun na, pasok kayo para makita niyo. Every house I have, I always make it a point to have a block cage. Ayoko nung pagpasok mo ng bahay, kita mo na yung sala, kita mo na yung lahat-lahat ng bituka ng bahay. Gusto ko meron konting element of surprise. Thank you. This is my living room, all fronting the sea. May puro salamin ito makikita mo dito. Kasi gusto ko nakikita ko yung nature. What I wanted in my home all the time is my living room, my dining room, is always commune with nature. Also, my dining room also is also overlooking the whole of the view from the beautiful swimming pool hanggang sa pinakadagat, kitang-kita dito. Pas, ito yung aking mga konting collection here. But you know, when you're in a summer house, you don't need so much decoration. Hindi mo naman kailangan masyadong formal na formal yung decoration mo. So we have here a small flower arrangement. Ako masyado akong mabusisi, pati mabulaklak ako nag-aayos. This is my little room here in my guest house. Okay, come on in. Okay. Alam mo ko, masyado akong maayos na tao. Lahat ng bagay ay gusto ko lagi nakaayos. Even here, gusto. Kaya kita nyo, kapapanood ko lang ng TV. Hindi ako ng klase ng tao na pagka nagbabahay, hindi na gumagalaw ang gamit. Ako gusto kong gumagalaw lahat ng gamit para malaman na talagang bahay. And you know, one thing nice with my home is, you know, it always has a view. Okay? This is what you call the Roman shade. Hindi kasi babagay yung mga kurtinang masyadong heavy and formal. Even my room is overlooking the whole view. Isang rest house lang sana ang ipapatayo ni Mother Ricky sa lupaing ito. Pero kinalaunan, ang bahay bakasunan naging isang resort na dinadayo ngayon ng mga tao. Pinlano ko itong pagandahin lang, ayusin lang para sa pamilya ko at para sa lahat ng mga tao nagtatrabaho sa Ricky Reyes. Hindi ko akalain naging negosyo na ito ng ganito. I got this property like 4 years ago. Then unti-unti, naggawa ko ng garden doon, garden dito. Unti-unti, tanim ako ng tanim. Tapos ang dami-dami kong mga gamit. Kumpuni ako ng kumpuni. Everything is recycled here. Dito kasi lahat halos gamit ng parlor ko. Like this one is a chair of my own salon. Ito is a table on my old house. Yung mga tipong ganun, lagay ka ng langay. Till I come to realize na ang ganda-ganda na pala nung lugar na ginagawa ko. When I came here, there's only one tree. And this is the historical Sampaloc tree. Everything that you see here are all I planted. Oh, everything is winding road. There's no straight road here. It's a work of art. Kasi ako yung taong masyadong mapamilya ako eh. If there's first and foremost for me is family. The fact that I can give happiness to the people and to the whole family, I'm already very happy. Dito, the amenities are all for the families. I have like 100 square meters of butterfly sanctuary where the children can play with butterflies. We have a playground for children. We have camping for children. We have like what? We have one big kiddie pool. We have one water park. We have one Olympic size swimming pool with slide. We have one Olympic size swimming pool with waterfall. We have two giant jacuzzi. Everything. We pwede dito mag biking, mag walking, fishing, boating, practically for the whole family. So, nakakatuwa ka lang. Imagine mo, nakabili ka ng lupa, may golden sunset, nakabili ka na ng dagat because it has no boundaries anymore. Tapos nakabili ka na rin ng bundok, ng langit, ng practically everything. But I think when pag yung ganda at yung swerte ibibigay sa yung Panginoon Diyos, ibubuhos talaga. I hope na nag-enjoy po kayo sa ating pag-ikot-ikot sa aking paradise dito po sa Calatagan, Batangas, sa Golden Sunset. Ito, isang gawa ni Aga Mulak. Doodles niya. Ito, gawa ni Romnick Sarmenta.
This is the Makiling Mountains, the beautiful Makiling Mountain. Diyan nakatira si Maria Makiling. From Batangas, let's continue our travel down south to Laguna, where you might just be the house guest of Mario De Los Reyes in his rest house in Pansol. Hello! Tuloy po kayo sa Studio 56 dito sa aming Munting Resort, Garden Resort sa Pansol, Calamba, Laguna. Please feel at home. Isang buhos eh. Ano siya, development. For Direct Mario J, therapeutic ang ginagawa niyang pagdidisenyo sa iba't ibang parte ng Studio 56 Resort. Siyempre, pagkatapos mo matend sa mga shooting, mga pag-action at cut ang pinagagawa mo, it becomes therapeutic na dahan-dahan, nag-aayos ka rito, lagyan mo na, ay, lagyan natin yung poster ni Nora Honor dyan. Hanggang sa, yun ah, nag-blend na, tapos naging parang ginamit na namin yung Studio 56 kasi yung 56 was my code name sa radio. Ito na yung main house. Ito yung mga sinasabi ko na nagaling sa gallery namin before. Ito yung nakalagay sa aming window showcase before. This is done by an artist from si Willie Layug. Willie Layug, a very, very fantastic, yung mag-uukit na from Pampanga. This is the sala. Ito, nagsimula ito, koleksyon, binigay ng ate ko hanggang sa I started collecting them. Iba-iba na. Ayan, ito galing sa, yung mga, sa Fukuoka, nung kami, film festival sa Magnifico sa Fukuoka, Japan. Yan, ito yung pinaka master's bedroom. May puno sa loob ng mga collection kong paintings. Ito ang bed. Tapos, this is gilingan ng halo-halo na nakita ko sa isang Salvation Army shop parang isang second thrift shop sa Baguio. This is my collection of masks na kung saan-saan ang gagaling. Ito galing to sa Africa nung sa Tribeca International Film Fest sa New York, But this one from Korea, from Thailand, sari-sari, Japan, everywhere. Ang mga mask, di ba, hindi madali siyang bitbitin. Yung nakukuha ko siya sa mga travels ko abroad. Karamihan ito, mga yari dito. So parang, ito mga paete yan eh. Ito mga malalaking maskara. And then, these are concoctions of different, yun, galing naman sa Korea. Ay, ito, Muslim yata ito. Bukod sa iba't ibang koleksyon at gawang sining na makikita sa bahay ni Direk Mario, isa siguro sa atraksyon dito ay ang ilang memorabilia mula sa mga pelikulang kanyang idinirehe.
merong mga artifacts ka makikita which you cannot find because they're my own. Ba yun, kasi hindi namin ni-release sa publicity yon. Yung mga ganong items. Yung original baguettes. Ito hindi mo makikita ito sa labas eh. Ito isang gawa ni Aga Mulak. Doodles niya. Ito gawa ni Romnick Sarmenta. Si Ana Marie Gutierrez. Daniel Figueroa. Si ba ito? LJ Lopez. L.A. Lopez. And then you have a collection of the posters of movies that I have done before. Mga marami ito eh, kaya lang ito na lang yung mga natira. Dito malimit mag-post yung mga fans ni Auntie Guy na nakakatanda sa kanyang Ani Batong Bakal done in 1979. This is the terrace. This is the Makiling Mountains. The beautiful Makiling Mountain. Diyan na. Diyan nakatira si Maria Makiling. So, may you have a clear view of the mountains. Ito ang main attraction dito. Ang swimming pool. So, meron niyang waterfalls. And doon sa kabila naman, it's a sit-down pool. Di ba, marami kang mga idea. Sa resort, dahil you offer it to people and you give relaxation. Di ba, yung parang family time, social time na people get together. We move on to Pagsanghan, the River Town, where Direct Louis Ignacio built a shrine to Our Lady of Guadalupe, the patroness of Pagsanghan. Welcome po sa aking rest house dito po sa Pagsanhan. Ito po ay malapit sa Pagsanhan Falls. At magdadalawang taon na ako dito. Tuloy na po kayo sa aking bahay. Ito yung mag-iisang taon pa lang na pinatayo kong Our Lady of Guadalupe. 23 feet siya, gawa sa fiberglass. Ito yung dream ko na magkaroon ng isang grotto, isang kakaiba, kaya itinayo siya dito in front of the Pagsanhan River na naging inspiration siya ng mga bankero at mga turista dito sa Pagsanhan. Likas na relihiyoso si Direk Louis at ang kanyang pamilya, lalong-lalo na ang kanyang ina. Isa nga daw ito sa dahilan kung bakit niya pinagawa ang bahay bakasuna na ito. Especially my mom, yung mama ko, relihiyosa siya na yung napakabait. Tapos gusto ko, sabi ko sa kanya, pagtanda mo magkaroon ka na isang ganito na kung saan pwede ka talagang, yung sayo na pwede ka magdasal. 2 years ago doon sa birthday niya. Itong buong rest house na to. So, ito yung pinakaregalo ko sa kanya. Kasama tong chapel. Yan, yung mga santo, mga collections ko yan. Ito, century old yan. Our Lady of Immaculate Conception. Tapos, sakristan kasi ako nung bata. Pag gusto ko nga magpari noon. Pinakagusto kong lugar. Ayan. Ito yung aking terrace. At take note, nag-shoot na dito si Regine Velasquez, si Asia Songbird ng music video niya. Dito namin ginawa yon sa bahay na to, dito sa terrace na to. Dalawang taon pa lang ang bahay bakasuna na ito ni Direk Louis sa Laguna. Ayon kay Direk, during the shoot of his film Love Struck, na in love at na-struck talaga siya sa magandang view ng Pagsanghan.
kaya't agad siyang naghanap ng mabibiling property along the river. Eh, yung location namin malapit lang dito sa ilog. So sabi ko, ang ganda dito sa pagsanhan. Sana ano, hanap niyo naman ako ng lupa dito na gusto ko harap ng ilog. And then, wala pang isang oras, may lumapit na after lunch. Sabi niya, direct meron doon, meron sa, may pinagbibiling lupa doon. And then, pinasyalan namin. Isang tingin lang, nagustuhan ko na kaagad. Binalikan ko siya, pinaayos lahat ng papel. Ayun, hanggang ngayon, 2 years na ako dito. Ang sarap-sarap. Itong aking gazebo na dito rin ako tumatanggap ng mga bisita. Tapos, pwede ka rin matulog dito. May ready bed. And yung mga paintings ko, dito ko sinasabit lahat, guys. And sometimes, dito rin ako nagpe-paint. Bago ka pumasok ng bahay, nandun na yung mga collections ko ng artist na si Pio ng Paete. Like, ito, interpretation niya ng, ano, ng Last Supper. Plus, itong mga wood carvings na to. So, ito yung pinaka-main house niya. Nakakatawa kasi, lahat ng gamit dito isinakay ng bangka isa-isa. So, imagine mo, ilang piraso to. So, ganun din dami ng balik at papunta yung bangka. And ang pinakamahirap na dinala dito, actually, itong grand piano. And this is my favorite place sa house kasi binili ko talaga ito para pagka wala akong ginagawa, nagpa-piano ako. And that's my mom, nung 16 years old pa siya. Niregalo ko sa kanya yan nung birthday niya 2 years ago. So this is my bedroom na maliit lang, kasya lang sa akin. Tapos enough para makapagpahinga. Nakatabi ko dito yung mga aso ko. And ang view nito, dito sa garden, pag binuksan mo yung pintana. Pinakagusto kong lugar. Ayan. Ito yung aking terrace. At take note, nag-shoot na dito si Regine Velasquez, si Asia Songbird ng music video niya. Dito namin ginawa yon sa bahay na to, dito sa terrace na to. Yung dining. Tapos, pag gusto mo naman mag-relax, meron din akong ano, napakaliit na chest. Tapos paakyat nito is another 2 bedrooms. So meron ako attic para sa mga gustong magbakasyon dito. Maganda yung view. Pag tumuloy-tuloy ka, ito yung makikita mo. Yan. Tapos katabi ko lang yung si Mama Mary. Tapos yung aking balsa na nandoon na pwede mag-enjoy. And katabi ko, mga taong mga naglalabas sa ilog andyan. Hindi lang sa ilog na aaliw si Derek kapag nandito siya sa Laguna. Pati pagga-garden, kinarir na rin niya. Ito yung ano, ito yung garden ko. Sinet up ko kasabay ng paggawa ng guest house. So, lahat ng collections ko sa garden, sinabit ko, ako nag-set up itong nung buong garden ito. Merong mga special dito sa garden na to eh. Merong mga lansones na talaga nagbubunga siya pag month of September, October, punong-puno. Dito naman ako nag-gardening mga gulay. Pag bored na ako sa trabaho, dito ako nagpupunta, nagtatanim. Siyempre, exciting yun, di ba? Andito ako parati every Sunday afternoon after SOP. Tapos, 3 days na ako magkakasunod. Sigurado yun pagka natapos yung show, umuwi ako kasi from there pagod na ako, gusto kong makapagpahinga rin. O, di ba, pagod na utak, tapos tingnan mo tong bahay mo dito, malaking tulong eh, nakakapahinga ng isip. So therapy ko ito pag umuwi ako dito sa bahay. You say nakakainggit naman, meron silang mga bahay bakasyonan. The artists say, oo nga, pinaghirapan namin to. And I say, every one of us has a summer retreat. It could be a place away from home, your birthplace, or a special memory that awakens summer in our heart. I don't have a vacation home, but I want to say thank you to Cheesecake, etc. at Tomas Morto Avenue. Next week, more explosive exclusives here on the Rikilo Exclusives. The Ricky Lo Exclusives would like to thank the following: Guess Jeans, Cheesecake Etc., Tomas Morato, Hi Magazine, Yes Magazine, People's Journal, Novecento, Bench, Vivian Sarabia World of Optics,
Watch Seasider, AquaBest.